medyo doon ako nagtataka. Bakit niya tinatarget dito si Migs samantalang hindi lang naman si Migs yung nasa paligid niya. Young couple na si Mariano G TV. Isa rin po silang mga YouTuber na aking sinusubaybayan. Ang audio ipaparinig ko po sa inyo is maaring matagal na to. Bago pa siguro pumanaw si Mahal, isa nailabas na itong audio na to. O mayroon na itong audio na to. Ngayon, bakit siya lumalabas uli? Yun yung mga bagay na maraming rason. Maaring gusto lang palakihin yung issue about doon sa pera nga. Pwedeng itong mga best friend ni Mahal is talagang concern sa kanya. Or may sarili itong agenda. Tapos, maaaring ito rin isa paraan para mas maging malala, gumulo pa lalo yung sitwasyon at magkaroon na talaga ng pagsasabong-sabong sa kada kampo. So, ito po ay ilan lamang sa mga naiisip kong dahilan kung bakit lumabas po itong audyong ito uli. At para sa akin, maaaring old recording na to at parang iba't iba yung pinagkunan ng conversation na to. Parang inedit ito tapos nilabas ng ganito. I'm not too sure. This is just based on what I understand and on my observation. But before po ako magpatuloy, ako nga po pala si CTNC06 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming uploads at video. At doon po sa mga tumatangkilik sa akin mga upload, maraming salamat po sa inyo. And kung meron po kayong comment or suggestion, observation nyo rin pong sarili, leave it on our comment section and can further discuss kung ano man po yung mga naiisip nyo or naobserbahan ninyo. Although medyo matagal po ako makapag-reply, nagre-reply po ako at binabasa ko po yung mga message nyo. Maraming salamat po talaga. So balik po tayo dito sa audio na to na kung saan maririnig na nagsalita yung best friend daw ni Mahal. Kung saan pinapatungkulan niya si Jethro at si Migs, lalong-lalo na actually si Migs. So, pakinggan po natin kung ano ba talaga yung gusto niyong iparating sa mga taong ito. Kung sakali na itong pera ni Mahalin, for example lang naman, na na-dispile ko itong si Migs o ni Jeth, mayayari ka sa akin pareho. Sinasabi ko sa kanila, mayayari sila sa akin. Hindi ko pwede pabayaan yan kasi mahal na mahal ko yung pinakaibigan talaga at matagal na niya alam yan. Kaya sabi ko sa kanya, hindi kita hayaan masaktan kahit sino o gamitin ka ng kahit sino. Okay, regarding doon sa masaktan, actually physically, emotionally, para sa akin naman, kung si Migs ang pag-uusapan, hindi ko siya nakakitaan na parang magagawa niya yun kay Mahal. Okay, alam natin na special ang love na binibigay ni Migs kay Mahal. So regarding doon sa pananakit, I don't think na magagawa yun ni Migs. And about katulad nga ng sabi ko kanina, ito is malamang na lumang video or lumang audio ito dahil parang hinalimbawa pa nitong BFF ni Mahal na just in case yung pera nga is magalaw. So I don't think na involved talaga dito si Migs sa pera ni Mahal. And for all we know, ngayong nangyari ito is talagang ang may hawak ng ATM or ng account ni Mahal is itong si Jethro. So, more on si Jethro yung dapat medyo magpaliwanag about this matter. But regarding kay Migs, I can assure na hindi siya nakikialam doon. And physically, emotionally, mentally, hindi ko nakikitaan na maaaring pinahirapan ng ganun ni Migs si Mahal. Okay, maaari siguro, mayroon sila mga konting natampuhan. But to the point na talagang masasaktan emotionally si Mahal, kasi alam naman natin, ito yung nanggaling mismo kay Jason, na medyo mahirap paliwanagan kung minsan si Mahal dahil nga medyo kailangan mong i-explain pa further kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya. Which is makikita naman sa mga video na ganun yung ginagawa ni Migs. Kung paano niya pinapaliwanag yung mga bagay-bagay para maintindihan ni Mahal. So regarding dun sa pananakit, malabo yun. Out of question yun kasi may pag-uusapan. Maybe kahit si Jethro, okay? But in a matter of money, yun ang mga alam na natin lahat na nakay Jethro yung account ni Mahal. At kung yung sinasabi niyang nitong BFF niya, ngayon ba may ginawa na siya? So far ako kasi wala akong naririnig na action na ginawa siya about dito sa dalawa. Hindi kung may meron po kayong alam, please share ito na on us. Share ito na our comment section. Kung talaga bang may action ang ginawa itong Eric na to or just all words na sinasabi niya para lang makagain siya ng attention ng mga followers din ni Mahal at ni Migs. Dahil alam naman natin na parang nag-YouTube din to.
isang pagkakamali pa ni Mix na malaman ko yung totoo. Halimbawa kay Mahal na sinabi sa akin ni Mahal na may nalaman ako halimbawa kay Mahal na about kay Mix na talagang about sa pera. For example, yung kinikita ni Mahal sa YouTube sa All My Love, kasi alam ko may sahod si Mahal dyan. Siyempre, hindi ko pa natatanong si Mahal about dyan kung kanino napupunta yung pera, kung nasa ATM card, kung nakanino yung passbook. Basta importante ka ako, Mahal, ibigay mo lahat sa magulang mo, sa pamilya mo, yung mga ATM card mo at saka passbook mo. Sabi ko, pero wag mo ka ba ipapaubaya yan kay Migs at kay Jet, kasi ako pera pinag-uusapan dyan. Dito naman yung nagtatanong, bakit more ang tinatarget niya si Migs? Okay? Bakit si Migs yung tinatarget niya na kukuha ng pera ni Mahal? Eh, samantalang, di ba, mga kapatid ni Mahal yung nag-open ng account ni Mahal, di ba? Okay, maybe nung time na yun, hindi pa nga lumalabas yung issue na to. But to target Migs about pera ni Mahal, parang imposible naman yun, di ba? Kasi unang-una, ang YouTube channel nila is pag-aari nila yon. Ngayon, regarding doon naman sa Oh My Love na pelikula nila, both of them is may pera, di ba? So may kanya-kanyang account yan, may kanya-kanyang sahod yan. So para pakialaman pa ni Migs yun, parang imposible naman. Maaaring i-guide niya, but to the point na gagamitin, parang imposible naman yun kasi wala naman sa karakas nitong si Migs para gawin yun eh. So yun lang yung mga observation ko, parang mas dinidiin niya si Migs. O may lihim na ba siyang galit kay Migs, yun yung mga hindi natin sigurado. Ano ba talaga yung intention niya? Bigyan ba talaga ng protection nitong si Mahal against sa mga taong nasa paligid niya, or meron na siyang sariling agenda, which is kasi dito sa audio na to, parang ang dating sa halimbawa niya laging minimension is si Migs, samantalang marami pang taong nakapaligid sa kanya, di ba? Although partner sila dito sa YouTube channel na to, it doesn't mean na kontrolado ni Migs yung mga bagay-bagay na dapat gawin ni Mahal. And kasi nga doon din nakatira, di ba, si Mahal sa lugar nila Migs. So, medyo doon ako nagtataka. Bakit niya tinatarget dito si Migs, samantalang hindi lang naman si Migs yung nasa paligid niya. At, kumbaga, co-star lang si Migs sa tandem nila. At ang talagang manager is si Jethro pa rin. So, dapat, di ba, si Jethro yung kanyang medyo titirahin dito. So, yun is observation ko lang. And before po ako magpatuloy doon sa last audio, yung mga sumusubaybay po sa channel ko na to, meron po akong i-recommendang young couple na si Mariano G TV. Isa rin po silang mga YouTuber na aking sinusubaybayan. And more on about their relationship po ang kanilang content and how they struggle to who they are right now. And sana po supportahan din po natin sila, si Mariano G TV. I assure you na 100% legit po ang relationship nitong dalawang to. I've been observing them doing reactions about their uploads, and nakikita ko po talaga na solid po, na legit tong dalawang to. Doon po sa gustong makahanap uli ng bagong paglilibangan, kumbaga, I strongly recommend po yung Mariano GTV, kasi nakakasiguro po ako na yung mga taong sumusubaybay doon is magpapatunay na legit to ang dalawang ito. And marami po silang mga struggles as a young couple na nasusubaybayan po namin, at kung paano po sila nagsimula hanggang sa kung ano sila ngayon. So, doon po, sa gustong alam pa ng other videos, or yung gusto pang makapanood ng mga something like real love story, eh, nire-recommend ko po yung Mariano G TV. Sila po yung isa sa mga nire-reactionan ko rin po. So, yun lang po. So, tuloy po tayo dun sa last audio. Kaya mas lalo ako nagalit kay Migs na bakit niya kukontrolin si Mahal, para ano, para pag hindi nag-reply si Mahal sa mga fans niya, magalit yung mga fans ni Mahal sa kanya, pagkatapos yung mga fans ni Mahal mapupunta sa kanya. Kung hindi niya pa napapansin niyo yung subscribers ni Migs na pataas, almost 500,000, tapos si Mahal 200 tas lang, eh kung tutuot Mahal ang sikat, hindi naman kilala si Migs, bakit siya nakilala ngayon? Dahil kay Mahal. Okay, about dito sa last audio na to, medyo biting nga siya, meron siyang sinasabi na ano eh, parang against talaga kay Migs. But focus tayo doon sa sinasabi niyang sikat. Okay, alam naman natin na si Mahal is nag-artista. At itong si Migs is parang nagsimula siya sa talagang nag-artista rin siya, pero hindi siya katulad ni Mahal na kumbaga naging mataas na yung pangalan sa showbiz. Okay,
sa showbiz po tayo nag-uusap. Ngayon, pagdating po sa YouTube channel, makikita po natin, kung titingnan ninyo kung kailan nag-umpisa si Migs sa kanyang YouTube channel, is di hamak na mas matagal siya kay Mahal in terms of joining the YouTube channel. Chinek ko po yung kanilang mga joining date. Si Migs po is November 23, 2019, nung simulang magkaroon ng channel. And from that, alam naman natin na si Migs noon is gumagawa na ng, mayroon na rin siyang mga indie movie, okay? Hindi siya ganun katulad kasi talaga ni Mahal nung time na yon. But mayroon na siyang channel. So which means celebrity na siya, but not as known as Mahal, okay? Pero may YouTube channel na siya at nakikilala na siya. So nag-uumpisa na yung career niya sa YouTube. Samantalang si Mahal na-create yung channel niya is noong July 17, 2020. So, may ahead talaga ng ilang months si Migs. And, of course, meron na siyang fanbase nung time na yun. Kaya, mabilis siyang umarangkada kumpara kay Mahal. Kaya, hindi pwedeng sabihin na mas marami yung naging subscriber ni Migs kaysa kay Mahal. Okay? So, hindi niya dapat pagbasihan yung mga ganong bagay. Tapos, sasabihin niya na kinokontrol ni Migs si Mahal. I don't think so. Hindi pwedeng mangyari yun. Maaring binibigyan ng advice, makikita naman natin yun. Maaring pinapaliwanagan, but to the point pa kontrolin, mga labo siguro yun. Hindi mangyayari yun. Mas more on advice ang bibigay siguro ni Migs kay Mahal. At yun nga, may fan base ng nauna itong si Migs. Kaya mas marami siyang subscriber and we don't know kung anong content siya noon before sila mag-meet ni Mahal. But the point here is ahead sa pag-YouTube career si Migs kaysa kay Mahal. And katulad nga ng sinasabi ko, nag-add up yung mga content nila, okay? Kasi maaring each content gumagawa, kada channel ginagawa nila ng content, so mas nagkakaroon ng maraming views. Ito is aking observation lang, yung maaring nang durot sa content ni Mahal or maraming views yung content ni Migs. So yung tong mga bagay na to, yung maraming factors. Hindi natin pwedeng sabihin na kinokontrol ni Migs si Mahal kaya mas marami siyang viewers or subscribers kumbaga. Okay? And in terms of popularity, may kanya-kanya silang kumbaga porte na naging popular sila. Okay? Si Mahal is dito sa pagiging komedyante niya. Okay? At si Migs naman is iba yung kanyang career, path ng career niya nung time na yon until nag-meet silang dalawa at dito nabuo nga itong Migs na to. So yun lang po yung observation ko regarding dito sa audio na to, dito sa mga nasabi na to. And kung nasabi man ito ni BFF ni Mahal, this is objectively speaking, masasabi natin may concern siya. Yes, correct. May concern siya, but to specifically mention someone dahil malapit lang yung tao sa kaibigan niya, it doesn't mean na kinokontrol na siya. Okay? Maaring may halong selos itong kay BFF ni Mahal dahil nga mas ang attention is napupunta kay Migs. Sila yung kung nakikilala, hindi siya. Okay? Naturing yung best friend siya. So, yun yung mga, this is my own opinion. So, maaaring ganun yung nangyayari. Ganun yung naisip niya. Or talagang overprotective lang siya kay Mahal. But, with this issue coming out now, nasaan na siya ngayon? Ano na yung nangyayaring sinasabi niya na pagpaprotect niya kay Mahal, di ba? So, hindi po natin pinapalaki yung issue. Ito po is aking kuro-kuro at haka-haka lamang opinion, observation sa mga nangyayari. Kung bakit nilabas tong audio na to, it's either palakihin yung issue, okay? Or siraan si Migs, or siraan mismo itong kaibigan ni Mahal. So, yun lang po at maraming salamat.